Hi guys, welcome to Quarantine Journal ng Makulita Guro, where we talk about anything and everything under the sun. So ngayon talaga, we are under the sun. So mas singkat na uli ang araw, salamat naman, at si Queenie ay hindi na tumuloy. So, look at my nose. Leia, the red nose reindeer na naman po tayo. So lagi nangyayari sa akin yan, di ko alam kung bakit. Laging namumula yung nose ko. Anyway, so I just want to show you ang bagong escapade ni Soleil. Kasi lumabas ako ngayong araw na to. Dahil, by the way, today is November 2, 2022. Okay, so classes have been suspended in the whole province of Cavite because Cavite is in a state of calamity because of Paeng. So, good thing kasi ma-address ko yung issue ko dito sa bahay. So, kailangan nating i-enforce itong tent kasi nung kasagsagan ng Paeng, tumataas siya talaga sa lakas ng hangin. Mga ganyan, no? So, siguro mga 6 inches siguro to. 6 or 7 inches. Nakakatakot kasi baka bigla siyang liparin. Okay lang sana kung yung tent lang ang liliparin. E, paano kung yung pati yung bakal ay bumagsak, diba? So, ngayong araw na to, ang intention ko ay i-reinforce ang ating bubong. So, para gawin yan, feeling lalamove na naman si Soleil. Boom! Okay, so bumili tayo ng hagdanan, bumili tayo ng lubid, kasi kailangan nating i-reinforce ang ating bubong. At dahil ayokong nasasayang ang paglabas ko, bumili na rin ako ng tubig. Okay? So, isa pa yan sa mga bagay na nakastress sa akin nung kasagsagan ng Paeng, no? Hindi bumaha dito. So, good thing, hindi bumaha dito. Pero, hindi kami makalabas at wala rin makapasok dahil nga tubig yung paligid namin. So, ito ay isla ng Comelec. But anyways, so ngayong araw na to, thank God sa araw, magagawa natin itong dapat nating gawin. So ang ating Soleil na feeling lalamove, na nagsampa na naman itong hagdan na to, ay successful naman. So dyan lang naman ako bumili sa malapit na hardware. Nakakatawa lang, no? Share ko lang sa inyo. Yung mama na nagtali nito kay Soleil, sabi ko, sir, kasha ba yan sa motor? Sabi niya, oh ma'am, kasha yan. Tapos di akala niya kukuha ko ng magde-deliver. Sabi ko, sige sir, itali mo na. Sabi niya, ha? Kaya mo ba yan, ma'am? Eh, babae ka eh. Sabi ko, judgmental ka, kuya. Porket babae ako. So, tinali niya na. Kasi wala naman siya magagawa. Sabi ko, itali na. Nabayaran ko na siya. So, nung umandar na ako, doon sa kalye na palabas ng Centennial, papuntang Kalungsod, doon kasi yung hardware. Walang hangin, so wala akong problema, nakaalis ako. Ayan. Pagliko ko na dito sa may kalayaan, biglang tumakas yung hangin, naramdaman ko na nag-wobble yung motorsiklo. So medyo kinabahan ako. Pero ang ginawa ko na lang, tumabi ako at tumakbo ako ng 20 kasi ang importante ay makauwi ng safe, hindi makipagmabilisan, hindi makipagunahan. So, I'm thankful na kahit ganyan kalaki yung sakay ko, ay nakauwi ako ng maayos. At ngayon, gagawin ko na ang bubong kasi kailangan siyang i-reinforce. So, guys, kung may mga bagay na kaya nyo namang gawin para sa sarili nyo, gawin nyo na. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay merong tao na darating para i-assist kayo. Katulad nga niya nung kasagsagan ng Paeng, nag-try ako magpa-deliver ng yelo at saka tubig kasi nga walang kuryente. Tumanggi yung rider kasi sabi niya hindi raw kaya dahil mataas ang tubig. So, kung kaya nating gawin ang mga bagay para sa ating sarili, gawin natin. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong kasama, mauutusan, maaasahan. Hindi ibig sabihin niya na hindi na tayo aasa sa ibang tao because no man is an island. Okay? No man is an island. Matagal ko nang natutunan yan simula grade school ako. Pero ang ano lang is do what you can when you can. Okay? Because ang unang-unang taong tutulong sa'yo ay ikaw din. Bye guys!